Okay, so by using our ActionScript 3.0 and Animate CC, so I need to continue this for my students. Okay, so magdadagdag lang po ako ng object plus yung layer, and yung gagawin ko sa code ay i-continue ko since na-demonstrate ko na siya. So this one is the continuation of my discussion. So ang first is naka-hide po ang first layer ko. Ang unang layer ko po, ito yung picture. Ayun, animated object. So, GIF din siya. Ang second image natin, ito po, naka-GIF din siya. And then, nag-export tayo ng image. And then, sa code, naglagay ako ng code sa layer 1 and frame 1. Nakalagay ang variable natin. Sa, may turn tayong nakaset na time na 50. Ang data type niya is number. So, meron siyang with decimal. Yan. So, naka-visible equal to false yung light. Yun yung kanina yung layer 1 natin. Ang color 2, naka-visible din siya. So, ang time box, meron tayong dynamic text box para gagamitin natin to create a condition once na according doon sa if statement natin na once na pumapasok yung condition doon sa time na nakaset sa atin, perform siya ng function. So, ito po, mayroon tayong timer. Ang color nito, okay, sorry, nakalock siya. I need to show this one. And this is my dynamic timer. So, paano ko nasabi na siya dynamic timer ko? Dahil, first of all, mayroon po ako dito sa properties. Ayan. So, kung titingnan po natin yung properties niya, nakalagay po dito is yung name ay instance name is what you call time box. Okay, so very important. And this type of text box is dynamic type of text box. So dynamic text. Okay, now, so mag-add tayo ng layer 3 kasi magdadagdag tayo ng code. Kasi nakalagay ko dito sa main condition ko, nakalagay po if ang timer natin in second ay from between 45 to 47, lalabas yung light. And then, once na, kasi nakaset siya as false lahat, so saka pa lang siya lalabas. And then, if our time ay from 35 second to 37, lalabas po siya yung visible color 2, magiging true, at automatic mag-hide si light natin. So, magdadagdag tayo ng additional scripting language dito na sa pangatlong object natin. So, I hope na ito ay masusundan nyo. So, game timer to start para mag-move yung timer natin. Okay, automatic mag-start. 1,000 millisecond. So, equivalent to 1 second. Yan. So, magdadagdag tayo ng object. Meron na ako na-download na object. Magdadagdag tayo ng layer. So, i-hide natin siya para hindi natin makita. So, we need to insert another layer. So, layer number 3. So, dito natin ilalagay sa last part. Ayan. So, mayroon tayong library. Idadrag natin dito yung object. Okay? So, minimize natin yung GIF natin. At yun yung gagamitin natin for the animation dito. So, always po, dapat naka-GIF para ma-animate natin yung object at ma-control natin yung mga images na i-import natin. Ito ay medyo matagal-tagal konti kasi lahat ng involved doon or included sa object ng GIF na picture ay uulitin natin siyang i-export using our Animate CC. Okay? So, now, titignan natin yung picture na yon. Meron po ako dito ang picture. Ito pa yung picture na yon. Ayan. So, ipi-play natin. Tignan natin kung anong itsura. Ayan, dapat ganyan po ang expected output din doon pag once na yung condition is equal to true, o ipi-play niya yung itong animated object natin. Okay, so ang next natin gagawin ay i-import natin. So i-drag natin inside of our library. Ayan, dito natin siya idadagdag. Ayan, so sa library. Okay, so okay, i-detach muna natin. Ayan. Para makita natin mamaya. Si library. Okay.
Ayan. So, check natin kung ito siya. Okay, hindi. Ito siya. Okay, ito yan. So, medyo marami-rami yan. Isa-isahin natin yan. So, ang first picture na na-import, yan yung ilalagay natin dito sa layer. Since naka, kung napansin nyo po, si layer natin ay naka-blank keyframe siya. Yan. So, dadrag natin dito sa first frame yung first picture. Okay? Ayan. So, kailangan po kasi medyo sakto doon sa screen. Okay. Ayan, medyo mabahaba pa. Ayan, tatansyahin lang natin. Ayan. Okay, so okay lang magsobra kasi naka-size naman tayo ng 8x800x450. So pag nirarun natin mamaya, automatic naman siya na mawawala yung portion ng block na yan. Okay? So next natin step is i-convert natin siya sa object. So right click, convert to symbol. Okay? Symbol number 3, registration at the center. Okay. Then after this, mag-create tayo ng subscene inside of our object. So just double click. So ito na po yung subscene niya. Mag-insert po tayo dito ng insert blank keyframe and then yung animated po na images. So ito po. Okay, bago pala yan, kukunin muna natin yung size. Ang properties niya ay 250x250 exact location. So, gagayahin natin yung location na yan. Okay? Again, we need to go back to the library. Idadrag natin yung second picture. Go to properties, set, -250, -250. Yan. Another one. So, gagawin natin ito hanggang matapos. Insert lang, keyframe lang. Okay. Ito na tayo sa pangatlong picture. Okay, go to properties. Okay, -250. Okay, then next is insert blank keyframe. Then, next picture tayo. Ayan, properties. -250, -250. So, paulit-ulit lang para ma-master ang pag-insert ng picture sa stage. Okay, so tatapusin ko lang ito. Ayan. Mm-hmm. Okay. Next picture. So, may improve talaga dito yung tiyagaan nyo. May improve talaga yung haba ng pasensya nyo sa activity na to. Dahil bawal magkamali. Dahil pag nagkamali ka, mayroon siyang maapektuhan ng kanyang expected output. So, isa yan sa mga may improve sa atin. Okay, yung haba ng pasensya at ang tiyaga. So, ito na yung next picture. Here we go. Ayan. Okay. Insert lang keyframe. So, mahaba-haba pang journey natin dito sa picture pag-drag. Pero kakayanin. Okay. Next. Go to properties. -250. Okay. Okay. Insert lang keyframe. Ayan, malapit na tayo magkalahat eh.
Okay, konti na lang. Konting tiyaga lang. Okay. So, tulad niya po, sinabi ko, talagang masusukat yung inyong tiyaga dito. Mahaba ang napasensya. Ayan. At lalo pang hahaba ang inyong pasensya sa activity na to. Negative 250. Ayan. Kailangan ko siya i-demo para at least mas maintindihan nyo lahat. Okay. Next picture na ako. Then, negative 250, negative 250. Cert. Okay. Konti na lang. Dalawa na lang. Konting tiyaga na lang. Okay, last one. Insert ng keyframe. Yan. Huli na to. Yan. Congratulations. Natapos na rin. Negative 250. Ayan. O yan. Okay. So, pagkatapos ito, hindi na natin siya kailangan i-convert sa symbol kasi yung behind the scene ay nagsusupport sa primary scene. So, hindi na kailangan natin siya i-convert isa-isa as symbol. Okay? So, ang gagawin natin, we need to go back to our main scene. Ito po yun. And then, ilalagay natin sa ating code. So, ayan. Okay? Then, pupunta tayo sa action script at lalagyan natin ito muna pala ng object name. So, click, go to instance name. For example, ito ay star number 2. Ayan, object name. Star 2. Okay, tandaan po, instance name is equal to star number 2. Okay, let us proceed to our coding. Now, let us do this. Star 2 dot visible, hindi po na siya lilitaw, kaya magbubulian tayo. Visible is equal to false. Ibig sabihin, nag-hide mo na siya. And then, kailan sa magpapakita? Okay, so maglalagay tayo ng condition. Ayan, if, for example, ang kanyang time ay 25 at ito naman ay 27. So in between ng 25 and 27, lalabas po siya. So ito ay magiging false. At the same time, yung si star 2 dot visible magiging true. So saka siya lalabas. Okay? Ganun lang kasimple. So in between, pag ang na-detect niyang time sa time left declaration, dito po yun, pag once na bumaba siya at na-detect niya yung 27 up to going to 25, in between ito, kaya kailangan natin ito naka-in between kasi minsan pag mabilis yung timer at hindi niya agad ma-detect, so kailangan may range para at least ma-detect niya pag once nag-blink ulit siya agad in between. Yan. So, hindi sa di siya dapat eksaktong-eksakto para meron pa siyang chance na i-check ulit yung condition pag once na nag-click na ulit yung timer natin. So, i-run natin. To run this action script of our Animate CC, you need to press Control Enter. So, sa Control Enter, ayan, meron daw tayong something wrong. Undefined property star 2. Check natin. Okay, star. Okay, star 2 kasi hindi siya star 2. Ayan. Star 2. Okay, yan ang mali natin. Okay, repeat. Okay, between 47 and 49. Yan. Okay, so yan yung in between. 35 to 37, hintayin natin kung mawawala yan at mapapalitan siya ng bagong yun. 35 to 37. Okay. Okay, so 25 to 27 in between. Pag na-detect, 27. Yun, in between. See? So, that's the expected result or output of our Animate CC using our timer using ActionScript 3.0. Okay, class, hope na naiintindihan nyo siya kung paano gawin. Kahit na discuss ko na siya kanina, I hope na ito yung maging best guide para sa inyo. And then, God bless. Thank you for watching.